So, what's up guys? Today is another video naman ang gagawin natin. At ngayon, pag-uusapan natin yung mga tao na crab mentality or mga taong mihilap sa'yo pababa or tinatawag na constructive criticism na tinatawag. So yun, bakit nga ba ako nag-start mag-YouTube? So, way back 2014, 2015, 2016, 2017, and 2018, gumagawa na po ako ng Vines. So, sa Facebook ko, ang kauna-una akong Vines is ang Dub Smashing. Yan. Di na Dub Smash ko yung mga Chupa Chenis na pwede kong i-dub. Halimbawa, yung ano ba yun? Yung masakabang asawa ko, masakabang sharp ba? Mga ganon, di na dub ko yun. Tapos, gumagawa din ako ng sayaw. So, una din yun. Pagtapos ko mag-dub smash, nagsasayaw din ako. So, yun, kasama ko ngayon dito si Queen TV, kaso nga lang, nakahilata sa kama. So, yun, bakit nga ba natin kailangan pag-usapan yung mga basher natin? So, hindi naman natin pwedeng maiwasan na di ba magkaroon ng basher or di natin maiiwasan na sumagos na isang mga basher. Pero, bakit nga ba tayo may basher? Kasi, sila yung mga taong hindi tayo kaya lamangan. Sila yung mga tao na hindi ka nila makich. Kasi, ito lang sila, ikaw andito. Hindi ka nila kayang sabayan, hindi ka nila kayang lamangan. Kaya ang ginagawa nila, binabash ka nila para masira ka, para sila yung maangat. At mali yun. So ngayon, hindi naman sa pagiging ambisyoso, pero alam ko na kaya ko maka-reach ng 1,000 subscriber bago magtapos tong year na to. Hindi naman sa pagiging ambisyoso, pero ano lang, law of attraction lang. Panis. Alam mo yun, Hans? Law of attraction lang kasi... Si Queen TV, yun. Sumama ka nga dito, lumabas ka. So yun, law of attraction nga. Kaya sinasabi ko na kaya ko. Kasi pag sinabi kong hindi ko kaya, hindi talaga magiging kaya. Kasi kung ano yung iniisip mo, ayun yung sasambitin mo at ayun yung magiging kalabasan ng mga bagay na iniisip mo. Halimbawa, hindi mo kaya pumayat. Ayun yung iniisip mo, hindi mo kaya pumayat. Kayang-kaya mo pumayat kung ang nasa isip mo or perspective ng utak mo is positive na like, this kayang-kaya to, kaya ko pumayat, kaya-kaya kong gawin to. Hindi ako nagpapatama with TV ha, hindi ako nagpapatama. Ang sinasabi ko na dito is, iset mo yung utak mo sa positive na mga bagay, hindi yung lagi ka nakatingin sa negative. Kung meron man 100 negative reason para sumuko ka, siyempre, meron pa rin din dyan isang reason na magiging reason para lumabang ka. Yun nga, halimbawa, gusto kang pumayat. Eh, kaso nga lang, naiisip ko na di ko kaya kasi nga, napanghihinaan ako ng loob. Siyempre, mangungunan sa'yo doon yung, yung discouragement na... Parang may focus mo pagpayat. O, di, siyempre, mataba ako. So yung guys, si Queen TV din ako yun, nangihihalam. Nagpapatama daw ako, sabi ni Queen TV. Pero hindi lang nagpapatama, ang sinasabi ko lang, isipin mo na kaya mo, kasi pag sinabi mong hindi mo kaya, hindi mo talaga makakaya. Pero pag sinabi mong kaya mo, magiging kaya mo, kasi kung ano yung sinasabi mo, or ano yung iniisip mo, ayun yung magiging kalabasan ng action mo, kasi ano ba yun? Nawawala ako sa sinasabi ko. Tama na sa Queen TV. At dito po kasi siya, ito. Bakit sinasabi mo kain sa iba ko naliwalay ka? Wow! Hindi kami naghiwalay. Wala naman talagang kami. Sa kanig siya malaking butas. Yun nga, balita ito tinasabi ko. Bakit ko pinuna yung basher ko? Hindi ko kayo pinuna para mapasama. Pinuna ko kayo kasi kayo yung nagiging foundation ko. Kayo yung nagiging lakas ko na gumawa pa ng more video. Saka, may mga nagsasabi na walang may gusto sa mga video ko. Ang sinasabi ko lang, bakit pa ako magkakaroon ng subscriber kung walang may gusto ng video ko?
So, at meron din nagsabi sa akin, simula daw sumikat lang yung broken TV prank ko, lumaki daw yung ulo ko. Kaya daw feeling ko, nag-YouTube lang ako, feeling ko daw sikat na ako. Ano yun? Gumawa ako ng video for memories kasi hindi naman habang buhay na ano eh, pwede mong mabalikan yung mga memories na past mo. Siyempre kay, darating din sa mga tayo na makakalimutan ka or hindi mo na talaga maaalala. So, ayun, para pag gusto ko mag-unwind, ay ito pala yung ako. At 10 years before, ito pala ako. So, makikita ko yung sarili ko kung ano yung pinagbago ko sa kung ano na yung mga goals na nakating ko sa buhay. So, yung pinapay ko dito nga, yun nga sinasabi ko kanina, chance kasi, yung gusto ko magpapayat. Kasi kung ano yung iniisip mo, kung ano yung nilalaman ng utak mo, ayun yung sinasabi mo. Kaya, yung kalabasan or result ng mga iniisip mo na negative is, negative talaga. Pero, once na sinet mo yung utak mo ng positive na kaya mong gawin ng isang bagay, makakaya mo talaga to. Kasi, dito ka at pusigito ka na ma-achieve mo yung goal na gusto mo. So, sa mga basher naman natin, hindi naman talaga kasi mawawala yan eh. Lagi yung andyan. Kapag may mga sumisikat, may mga nambabash, kasi sila yung mga taong gusto rin sumikat kaso nga lang hindi din sila napapansin. Kaya, nagpapasikat sila gamit yung pambabash. So, mapupunangan naman sila ng tao. Kaso nga lang, nagpapansin sila kaso nga lang, mali para nila. Yun yung mali sa kanila. So, number two na, ito, reason din to kung bakit ako nag-YouTube is, wala lang, trip ko lang. Ganun lang. So, kasi, parang nakikita ko kasi yung sarili ko na hili ko naman gumawa ng Vines, hili ko naman ng gumawa ng video. Bakit hindi ko itry mag-YouTube? Hindi naman pagkat nag-YouTube ang isang tao is ang habol lang niya doon ay pera. Pero pwede din. Pwede rin gano'n. Pero ang reason kasi yung memories mo. Halimbawa, travel vlogs. Oh, ayan, may travel vlogs ako. 10 years from now, hindi mo masasabi kung yung tao na yun makakasama mo pa rin sa next na travel mo. Kaya, merong YouTube na ma-upload mo yung isang video na pwede mong panoodin, pwede panoodin ng ibang tao na may memories ka sa taong kasama mo doon. So, yun nga. Yung ang advice ko sa mga aspiring na kagaya ko na nagsisimula pa lang din mag-YouTube, wag yung iisipin na walang may gusto sa inyo, walang nanonood sa inyo, wala kayong magiging subscriber, hindi kayong magiging, kasi nagsisimula ka pa lang. Malay mo, madami sumisikat na subscriber, madami sumisikat kayo na YouTuber, na, mga common na ginagawa nila. Malay mo, meron sa iyong dumabas na unique, na hinahanap ng tao, at doon ka makikilala, doon ka magugustuhan ng mga subscriber mo. So, don't stop dreaming. Huwag na huwag ka panginginan na loob sa mga bagay kasi hindi ka naman ilalagay dyan ng Diyos kung hindi mo naman kaya yung task na ipinapagawa niya sa'yo. So, yung kailangan mo lang dito is yung determination mo sa bagay na ginagawa mo. Halimbawa ako, nag-aaral ako, nagbabodybuilding din ako, nag-ML din ako. So, bakit ko nagagawa yung tatlong yung kasi determinado ako na ma-achieve ko yung goal ko. Halimbawa, sa school, gusto ko makapagtapos. Sa gym, gusto ko magkaroon ng magandang pangangatawan. Sa ML, gusto ko makakating ng mitik. Baka naman! Gusto ko na mag-mitik, diba? So yun, ang sa panahon kasi natin ngayon, usong-uso dito yung crab mentality. Imbis na supportahan na lang natin yung kapwa natin na may nare-reach sila na ano tawag doon? Milestone. Meron sila nare-reach na milestone. Imbis na supportahan natin or encourage natin sila na lalo bang mag-move forward para madagdagan yung milestone na yun. Ang ginagawa ng ibang tao, hihilahin kanila pababa. So, pumili ka ng mga tao or kaibigan na
nakapalipo sa'yo, piliin mo yung mga tao tutulungan ka pataas, hindi yung kakatakin ka pababa. Kasi mayroong kaibigan na kapag umaangat ka na, sinisiraan ka na kasi hindi ka na nila malagpasan. Gusto nila, sila lang yun nasa itaas, ayaw nila nang nasasapawan sila. So yun, yung main idea lang itong vlog na to is wag na wag ka panghihinaan sa buhay mo kung may problema ka man. Hindi yun naman, ayan, halimbawa, meron akong kilalang ano, YouTuber din na napapanood ko lang siya sa YouTube eh. Tinanggal siya sa trabaho na biglaan. Wala man lang siyang paalam sa on-air. Wala man lang siyang pasabi sa mga viewers. Bigla na lang siyang tinanggal sa trabaho. So, binash siya ng binash. Instead na magmukmuk, umiyak din siya. Pero, imbis na magpakalunod sa alak, imbis na maglaslas or kung ano klase ng depression man, ginamit na yon para maging lakas niya or para maging motivation niya to be much better sa version niya nung dati. Kaya ngayon, naging isa siya ngayong sikat na YouTuber sa YouTube. So yung guys, ang advice ko lang kung sakaling may problema kayo, huwag naman yung kalimutan magdasal kasi ayun yung number one na makakatulong sa inyo. At hindi makakatulong sa inyo yung alak, laslas, pakamatay. Kasi imbis na solusyonan nyo yung problema, tinatakasan nyo yun. So, yung mga maiiwan nyo sa buhay, sila naman yung mag-take ng problema na diadala nyo. Isipin mo, pag nagpakamatay ka, magkano ka baong, Hans? 20B! Hoy! 20B, so yan? Kasama ko po kasi ngayon si 20B dito. Yan, papakita natin siya. Ayan! Ayun po si 20B. So, yun nga, sabi, ang problema kasi, hindi mo siya kailangan tambayan. As soon as much as possible, kailangan mo siya solusyonan para hindi ka matambakan ng problema. Eh, paano kung nagka-problema ka ngayon? So, papetix-petix ka na sa'yo mo, hindi, kaya ko yan. Eh, paano kung sumunod na naman yung bagong problema? So, napatong-patong na yung problema mo. Kaya, nai-stuck ka sa sitwasyon na hindi ka makapag-move forward. So, instead na takasan mo yung problema, solusyonan mo hanggat kaya mo. So yun guys, thank you for watching sa mga walang kwentang vlog na to. Hit the subscribe button and like, comment, and subscribe to my channel and hit the ring button for more videos. Kung gusto mo pang mapanood yung mga video ko na naman na kwenta, pero panoodin mo na rin kasi nandito ko na eh. So, yun lang. Thank you. Bye-bye. Ha! Hi! Ha! Hoo!